Sa mundo ng sining, hindi lamang ang kulay at ganda ng isang artwork ang mahalaga. Dahil sa likod ng mga ito ay may mga nakatagong kahulugan na mahalagang maunawaan natin. Sa pamamagitan din ng artworks ay naipapahayag ng mga painters ang mga mensahe na nais nilang iparating sa atin. Pero ano-ano ba ang mga painting na may mga nakatagong sikretong mensahe? At kung wala kang ideya, ay panoorin mo ang video na ito. Dahil dito aalamin natin ang 10 nakatagong mensahe sa mga sikat na artworks. Kaya naman simulan na natin. Number 1, The Last Supper. Ang The Last Supper ay ipininta ni Leonardo da Vinci noong 1495 hanggang 1498. Ito ay isang masterpiece na puno ng mga hidden messages. Bago niya ito ipininta, ay nagkaroon muna siya ng maingat na pagpaplano. Dito ay ipinapakita si Jesus sa gitna na napapalibutan ng kanyang 12 alagad na hinati sa 4 na grupo at may tig-3 members. Ang mga numbers na ito ay maaaring sumisimbolo sa mga spiritual concept tulad ng Trinity. Gayun din, nagkaroon sila ng iba't ibang facial expressions na nagpapakita ng kanilang reactions nang sabihin ni Jesus na isa sa kanila ang magtataksil sa kanya. Halimbawa, madalas na ipinapakita si Judas Iscariot habang hawak-hawak niya ang supot ng pera. Ang kanyang posisyon ay sumisimbolo sa kanyang pagtataksil kay Jesus. Dagdag pa rito, si Leonardo ay gumamit ng linear perspective para ang maging focus sa masterpiece niya ay ang ulo ni Jesus na nasa mismong gitna ng composition. Dito niya marahil kinuha ang kanyang perspective para sa kanyang masterpiece. Nagkakaroon ito ng balance at symmetry at ito ay sumisimbolo sa kanyang role sa Kristyanismo. Bukod pa dito, may ilang nagsasabi na ang posisyon at pagkakaayos ng mga tao at bagay sa mesa ay may mga nakatagong kahulugan tulad ng mga theory tungkol sa mga secret societies at iba pang spiritual doctrines. Samantala, may ilan naman na nagsasabi na ang tao sa kanang bahagi ni Jesus ay si Maria Magdalena at hindi si Juan. Ito ay dahil sa feminine characteristics ng tauhan. Ngunit wala pang matibay na ebidensyang sumusuporta sa mga interpretations na ito. At hanggang sa ngayon ay marami pa rin mga eksperto ang nagdududa dito. Karagdagan pa, ang masterpiece ding ito ay puno rin ng mga simbolism na nauugnay sa pananampalatayang Kristiyano. Tulad na lamang ng paggamit ng tinapay at alak na sumisimbolo naman sa huling hapunan o The Last Supper. Number 2, Mona Lisa. Ang Mona Lisa ay isa ring masterpiece ni Leonardo da Vinci. Kilala siya sa buong mundo dahil sa kanyang husay sa sining. Isa sa pinakakilalang element ng painting na ito ay ang ngiti ni Mona Lisa na tila nag-iiba-iba depende sa angle kung paano ito tinitingnan. Ayon sa mga pag-aaral, ang ngiti na ito ni Mona Lisa ay nagpapakita ng sfumato technique ni da Vinci kung saan ay gumagamit siya ng mga pinaghalo-halong kulay upang makalikha ng isang facial expression. Hindi rin maipaliwanag ang tungkol sa mga mata ni Mona Lisa. Sa isang pag-aaral ay napansin ng mga researchers ang maliliit na letters at numbers sa iris ng mga mata ni Mona Lisa. Sa kaliwang mata niya ay mayroong mga letters tulad ng L at V na maaaring tumutukoy kay Leonardo da Vinci. Sa kanang mata naman ay tila mayroon ding mga numbers tulad ng 72, 2 at 7. Bagaman walang malinaw na patunay hinggil sa mga interpretations na ito, ay sinasabi ng iba na maaaring ang mga ito ay nagsisilbing personal marks ni Da Vinci o maaari ding mga symbolic numbers. Dagdag pa rito, isa pang kapansin-pansing bagay tungkol sa masterpiece ay ang background na ginamit dito. Ang kakaibang landscape ay parang ginawa gamit ang pinaghalo-halong mga lugar na posibleng hindi totoo. Ang kaliwang bahagi ng background ay nagpapakita ng isang rural scenery, habang ang kanang bahagi naman nito ay nagpapakita ng mga larawan ng bundok at ilog. Gayun din, ang hindi pagkakapantay ng taas ng horizon line sa dalawang bahagi ang siyang dahilan kung bakit sa tuwing tinitingnan ito ng mga tao ay para bang palagi itong nakatingin sa kanila. Bukod dito ay mayroon ding mga sabi-sabi na ang kasuotan ni Mona Lisa ay nagtataglay din ng mga hidden messages. Ang kanyang damit ay simple lamang ngunit maituturing na mamahalin ang transparent na veil o guarnelo na suot niya ay karaniwang isinusuot ng mga bagong kasal na babae at ng mga buntis noong Renaissance period. Ang bagay na ito ay nagdulot ng mga haka-haka na ang model ay maaaring si Lisa Gherardini. Bukod pa dito, mayroon ding mga theories tungkol sa sukat ng painting. Ang proportion at composition ng Mona Lisa ay tila nakaayon sa golden ratio
ito ay isang mathematical concept na may kaugnayan naman sa perfect proportion. Pinaniniwalaan na ginamit ni Da Vinci ang golden ratio upang makagawa ng balance at harmonious effect na nagiging dahilan kung bakit ito nagiging kaakit-akit. Number 3, the creation of Adam. Ang The Creation of Adam ay isang bahagi ng fresco sa Sistine Chapel na ipininta ni Michelangelo noong 1512. Ito ay isang iconic image sa kasaysayan ng arts. Ayon sa Bible, ang masterpiece na ito ay naglalarawan tungkol sa paglikha kay Adan kung saan ay naisip ng Diyos na lumikha ng kauna-unahang tao sa mundo. Sa gitna ng composition ay makikita si Adan na nakahiga at medyo nakataas ang kanyang kaliwang kamay upang abutin ang kamay ng Diyos. Ang kanilang mga daliri ay halos magkadikit at ito ay sumisimbolo na binigyan ng Diyos si Adan ng buhay. Ang pagkakahanay ng kanilang mga katawan ay nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang posisyon ni Adan ay nagpapakita na wala pa siyang buhay, ngunit handang tanggapin ng Holy Spirit. Dagdag pa rito, isa sa mahalagang detalye na makikita sa masterpiece ay ang katawan ni Adan na nakatagilid. Pinatutungkulan nito ang kalagayan ni Adan nung una ay wala pa siyang buhay, ngunit pinagkalooban ng Diyos ng pagkakataong mabuhay. Ang Diyos ay napapalibutan ng mga angels at isang babae na sinasabing si Eva raw ito o ang Sophia, ang Sacred Wisdom. Ang mga figures na ito ay nagpapakita sa atin na ang Diyos ay makapangyarihan at may kakayahan siyang lumikha ng buhay at ng kaalaman. Samantala, ang pinaka-kontrobersyal na bahagi ng painting ay ang hugis ng mantle na nakapalibot sa Diyos. May mga doctors na nagsabi na ito raw ay katulad ng hugis ng utak ng tao. Ayon sa theory na ito, ipinapakita ni Michelangelo ang intellectual aspect tungkol sa paglikha, kung saan ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng buhay, kundi pati na rin ng katalinuhan. Ang detalyeng ito ay maaaring sumasalamin sa karanasan ni Michelangelo sa pag-aaral ng anatomy ng tao. Ito ay isang kaalaman na nakuha niya mula sa pagsasagawa niya ng autopsy. Bukod dito, ang distansya ng kamay ni Adan sa kamay ng Diyos ay maaaring sumisimbolo sa agwat sa pagitan ng tao at ng Diyos. At ito ay nagbibigay sa atin ng ideya na kailangan nating magsikap upang makamit ang kabanalan at upang magkaroon ng karunungan. Number 4, the Sistine Madonna. Ang The Sistine Madonna ay ipininta ni Raphael noong 1512 hanggang 1513. Ito ay ipininta bilang altarpiece para sa San Sisto Church sa Piacenza, Italy. Sa kasalukuyan, ito ay nakatago sa Gemälde Galerie Alte Meister sa Dresden, Germany. Ang pangunahing bagay na makikita dito ay ang Birheng Maria habang hawak-hawak niya si Jesus. Nakatayo si Maria sa gitna ng dalawang santo na sina Saint Sixtus at Saint Barbara. At sa kanilang paanan ay makikita ang dalawang kilalang angel. Gayun din, ang Birheng Maria ay nakasuot ng damit na kulay blue at pula na nagpapakita ng kanyang kalinisang loob. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at pagmamahal na para bang iniisip ang future ng kanyang anak. Bagamat bata pa si Jesus ay makikita na sa kanyang mukha ang pagiging seryoso at ito ay sumisimbolo sa kanyang misyon dito sa mundo. Sa kaliwang bahagi naman ay makikita na nakatingin si Saint Sixtus kay Maria at kay Jesus. Subalit, sa kanang bahagi naman ay makikita si Saint Barbara na nakatayo ng mahinahon. Siya ay kilala sa kanyang pananampalataya at pagiging martyr. Dagdag pa rito, ang dalawang anghel sa ibaba ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa at ng pagiging inosente. Ang kanilang posisyon na parang nag-iisip habang nakatingin sa itaas ay nagpapahiwatig ng kanilang paghanga at pagsamba. Subalit mayroon ding mga tumututol sa sining na ito dahil naniniwala sila na mayroong mga nakatagong mensahe hinggil sa pagiging Diyos at sa pagiging tao. Ang pag-aalala na mababakas sa mukha ni Maria ay maaring nagpapakita ng kabigatan ng kanyang tungkulin bilang ina ng Mesyas o tagapagligtas. Ang kanyang malumanay ngunit matatag na kalooban ay maaaring sumisimbolo sa kanyang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Ang kanilang mga mata, lalo na ni Maria at Jesus, ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng ating pananampalataya at devotion. Ang kanilang facial expressions ay nagsisilbing paalala sa atin tungkol sa pag-asa at pagsasakripisyo. Maliban pa rito, ang The Sistine Madonna ni Raphael ay nagpapaalala sa atin tungkol sa ating pananampalataya, pag-asa at pagmamahal. Number 5,
The Music Lesson. Ang The Music Lesson ay isa namang masterpiece na ginawa ni Johannes Vermeer, isang kilalang Dutch painter mula sa Baroque period. Kilala rin ito bilang Lady at the Virginals with a Gentleman. Ito ay nagpapakita ng isang tahimik na pangyayari habang nagtuturo ng music. Sa gitnang bahagi ng painting, makikita ang isang babae na nakasuot ng kulay puti at blue na damit na nakaupo sa harap ng virginal. Ang virginal ay tumutukoy sa isang uri ng keyboard instrument na katulad ng isang maliit na harpsichord. Sa tabi niya ay makikita ang isang lalaki na nakatayo at maaaring siya ang nagtuturo sa kanya. Sinasabi na kaya siguro pinamagatan itong The Music Lesson ay dahil tinuturuan siya nito tungkol sa music. Ang composition ng painting ay nagpapakita ng maayos na pagkakaayos ng mga elements. Ang mga linya sa sahig, ang posisyon ng mga tao at ang mga gamit ay nakakatulong upang ang pangunahing tauhan sa painting ang maging sentro ng atensyon ng mga taong makakakita dito. Gayon din sa background nito ay makikita ang isang malaking salamin na nagbibigay naman ng karagdagang dimensions at detalye tungkol sa painting na ito. Makikita rin sa reflection ng salamin ang ilang bahagi ng lugar tulad ng mga pader na may mga nakadikit na arts. Dagdag pa rito, ang paggamit ni Vermeer ng ilaw at anino ay nagdagdag ng kagandahan sa kanyang painting. Ang liwanag na nagmumula sa kaliwang bahagi ng painting ay nagbibigay buhay sa mga detalye na gusto niyang ilarawan sa kanyang masterpiece. Ito ay nagbibigay din ng liwanag sa mga mukha ng mga tauhan at sa mga gamit na meron sa kanilang paligid. Maliban pa rito, ang palette colors na ginamit ni Vermeer ay binubuo ng mga malalamig na kulay tulad ng blue at puti na mayroon ding kulay brown at dilaw. Kaugnay pa nito, ang wastong pagkakagamit sa mga kulay ang naging dahilan upang magmukhang tahimik at kalmado lamang ang mga pangyayari sa painting. Gayon din, ang mga detalye tungkol sa mga gamit at mga kasuotan na makikita dito ay nagpapakita ng technical skills ni Vermeer. Ang intricacy ng virginal, ang pagkakagawa sa mga tela at ang kakayahan niyang makapaglagay ng mga materials tulad ng salamin at kahoy ay nagpapatunay na siya ay tunay na mahusay pagdating sa larangan ng pagpipinta. Karagdagan pa, ang The Music Lesson ay isa ring magandang halimbawa ng paggamit ng spatial arrangement dahil nagkaroon ito ng three-dimensional effect. Number 6. The Arnolfini Portrait. Ang The Arnolfini Portrait na ginawa ni Jan van Eyck ay kilala rin bilang The Arnolfini Wedding, The Arnolfini Marriage, at Portrait of Giovanni Arnolfini and His Wife. Ito ay ipininta noong 1434 at itinuturing na isa sa pinakamahalagang masterpiece ng Northern Renaissance art. Ito din ay isang oil painting na naglalarawan kay Giovanni di Nicolao Arnolfini at sa kanyang asawa habang sila ay nasa kanilang tahanan sa Bruges. Ang painting na ito ay kilala hindi lamang sa mga details na mayroon at sa paggamit nito ng ilaw. Sa halip, ang mas nakakaagaw ng pansin ay ang mga nakatagong message at symbols sa likod nito. Ang isa sa mga nakakaagaw pansin ay ang convex mirror na nakalagay sa dingding na nasa likuran ng mag-asawa. Subalit, ang salamin ay napalilibutan din ng 10 medallion na nagpapakita ng bawat pangyayari mula sa Passion of Christ. Ito din ay maaaring sumisimbolo sa pagiging banal at sa pagbibigay ng proteksyon ng Diyos sa kasal. Maliban dito, ay mayroon din namang isang maliit na aso sa paanan ng mag-asawa na sumisimbolo ng katapatan at pagiging masunurin na kung saan ang mga katangiang ito ay palaging hinahangad ng mag-asawa upang maging matatag ang kanilang pagsasama. Gayon din, ang mag-asawa ay makikitang hindi nakasuot ng sapatos at pinaniniwala ang sumisimbolo ito sa banal na lupain at maaari din namang ang lugar na kanilang kinatatayuan ay sagrado. Ngunit, ang maluwag na damit ng babae ay madalas ding nagkakaroon ng maling interpretation na sinasabi ng marami na nagpapakita daw ito ng pagbubuntis. Pero kung pagbabasehan ang kultura noong panahon ni Van Eyck, ito ay sumisimbolo sa kayamanan at sa estado ng isang tao sa lipunan. Ang maluwag na damit na suot ng kanyang asawa ay nagpapakita din ng kakayahan ng mag-asawa na bumili ng marami at mamahaling mga tela. Samantala, ang chandelier naman na nakasabit ay nakakakuha din ng atensyon mula sa mga tao dahil ang kandila na malapit kay Arnolfi ay nakasindi, ngunit ang kabilang kandila naman ay walang sindi. Pero ayon sa mga records, ito ay sumisimbolo sa presensya ni Kristo sa kanilang kasal.
Dagdag pa dito, mula sa itaas ng salamin ay may isang inscription na nagsasabing Johannes de Eyck Fuyt Hick 1434 o John van Eyck was here 1434 naman sa English. Ang inscription na ito ay hindi lamang signature ng pintor dahil maaaring nagpapakita din ito na si van Eyck ay naroroon sa mismong kasal. Number 7, The Ambassadors. Ang The Ambassadors ay isang painting na ipininta ni Hans Holbein the Younger noong 1533. Ang masterpiece na ito ay kilala hindi lamang sa husay ng pagkakalagay at pagsasama-sama ng mga detalye, kundi pati na rin sa mga complicated symbols at mga nakatagong mensahe na nakapaloob dito. Ang painting na ito ay nagpapakita din ng dalawang high-ranking officers na sina Jean de Dinteville na isang French ambassador at si Georges de Selve na isa namang bishop at diplomat. Samantala, ang isa sa mga kilalang feature nito ay ang anamorphic skull na makikita sa ilalim na bahagi ng painting. Kapag tiningnan ito mula sa right angle, ay makikita ang isang malinaw na image ng isang bungo. Ang bungo ay isang memento mori na nagsisilbing paalala na ang lahat ng tao ay mamamatay din. Itinuturing din ito bilang isang babala na ang buhay at kayamanan ay mayroon ding hangganan. Gayun din, ang pagkakaroon ng bungo sa pagitan ng mga mamahaling gamit at mga libro na sumisimbolo sa kaalaman ay nagpapahiwatig na ang tagumpay ay panandalian lamang. Ang sahig na kinatatayuan nila ay mayroon ding disenyo na mula sa Westminster Abbey. Ito ay sumisimbolo sa religious beliefs at sa koneksyon ng mga tao sa Diyos. Ngunit, sa kaliwang bahagi naman ng painting ay makikita ang iba't ibang kagamitan tulad ng celestial globe at quadrant na ginagamit sa pag-aaral ng astronomy at sa navigation. Ang mga ito ay sumisimbolo din sa kahalagahan ng science at exploration sa panahon ng Renaissance period. Sa itaas na bahagi naman ng painting ay makikita ang mga libro, musical instruments at mga mathematical instruments. Ang nakabukas na libro na mayroong mga mathematical problems ay nagpapakita din ng kahalagahan ng pagkakaroon ng edukasyon at ng science. Subalit, ang lute na mayroong sirang string ay sumisimbolo naman sa disharmony o maaaring ipinapakita nito ang hindi pagkakasundo sa relisyon at maging sa politika noong panahong iyon. Maliban pa dito, ang terrestrial globe na makikita sa gitna ay nagpapakita naman ng pag-unlad ng geography at ang pagkakaroon ng interes na libutin ang buong mundo. Sa makatuwid, ang mga mamahaling kasuotan at mga accessories tulad ng sombrero ay nagpapakita ng pagkakaroon nila ng mataas na katayuan sa lipunan at pati na rin ng kanilang mayamang kultura. Number 8, The Garden of Earthly Delights. Ang The Garden of Earthly Delights ay isang kilalang triptych painting na ginawa ni Hieronymus Bosch. Ang masterpiece na ito na pinaniniwala ang ipininta noong 1490 hanggang 1510. Ang painting ay nagtataglay din ng maraming symbolisms at mga nakatagong mensahe na may kaugnayan sa buhay ng tao sa kasalanan at mga parusa. Gayun din, ang left panel ay naglalarawan sa Garden of Eden at ang paglilikha sa mga tao. Makikita dito na ipinapakilala ng Diyos si Eva kay Adan. Ang mga hayop naman sa paligid ng paraiso ay nagpapakita na ang mundo ay isang maayos at tahimik na lugar bago magsimula ang kasalanan. Samantala, ang central panel naman ay itinuturing bilang pinaka-complicated at controversial sa painting na ito. Ipinapakita nito ang isang surrealist image na kung saan ay mayroong mga taong nakahubad at sumasali sa mga hedonistic activities. Ang feature na ito ay punong-puno ng mga masalimuot na simbolo ng tukso, kasalanan at pagnanasa. Subalit ang mga puno na may mga kakaibang hugis, mga higanting prutas at kakaibang structures ay maaaring simbolo ng iba't ibang uri ng kasalanan at kasiyahan. Bagaman ang mensahe na gustong iparating ni Bosch mula sa painting ay ang labis na kasiyahan ay maaaring mauwi sa hindi magagandang bagay o pangyayari. Sa right panel naman ay makikita ang impyerno at ang mga parusa para sa mga kasalanan. Mula dito ay makikita ang madilim at puno ng dugo na sumisimbolo sa matinding parusa na maaaring matanggap ng isang makasalanan. Ang mga musical instruments ay halimbawa ng mga kagamitan na ginagamit upang parusahan
ang mga tao. Dagdag pa dito, ang panel na ito ay isang paalala na kapag nagpadala sa tukso ang isang tao ay maaari siyang humantong sa di kanais-nais na mga parusa. Sa makatwid, ang buong triptych painting ay pinaniniwalaang isang moral na babala tungkol sa kahinaan ng isang tao pagdating sa tukso at kasalanan na kung saan ay mayroon din itong walang katapusang parusa na naghihintay. Number 9. The Old Guitarist. Ang painting na The Old Guitarist ay isa sa pinakakilalang masterpiece ni Pablo Picasso. Ginawa niya ito noong panahon ng kanyang Blue Period mula 1903 hanggang 1904. Ang painting na ito ay kilala sa paggamit ng malungkot at malamig na kulay tulad ng blue at blue-green na sumisimbolo naman sa depression at pagdurusa na naranasan ni Picasso noong mga panahong iyon. Ang The Old Guitarist ay nagpapakita ng isang payat at nakabaluktot na matandang lalaki na tila lugmok sa kahirapan at nag-iisa. Ang lalaki ay nakasuot ng sirasirang damit at nakasandal sa isang dingding habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang gitara. Ang posisyon ng kanyang katawan at ang pagkakayuko ng kanyang ulo ay nagpapakita ng labis na kalungkutan o pagmumuni-muni. Subalit, ang gitara lamang ang tanging may maliwanag na kulay sa madilim na paligid ng painting at ito ang nagsisilbing liwanag at pag-asa sa kanyang buhay. Kaugnay nito, ang painting ay ginawa ni Picasso noong siya ay nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Carlos Casahemas matapos itong magpakamatay. Dahil sa pangyayaring ito ay naimpluensyahan ang kanyang mga sining na kung saan ay madalas niyang ipinapakita sa kanyang mga obra ang tungkol sa kahirapan, kalungkutan at alienation. Gayun din, ang Blue Period ni Picasso ay kinikilala bilang panahon kung saan nagpipinta siya ng mga emosyonal na pangyayari at madalas na gumagamit ng malamig na kulay gaya ng blue at green. Sa kabila ng malulungkot na mensahe mula sa kanyang gawa, ang painting na ito ay nakatanggap din ng maraming pagpapahalaga at pagkilala sa larangan ng sining dahil ang simpleng paggamit niya ng mga kulay ang siyang nagsisilbing paraan niya upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa kabila nito, ang The Old Guitarist ay hindi lamang nagpapakita ng mga personal na pinagdadaanan ni Picasso, kundi pati na rin ang iba't ibang issue sa lipunan. Number 10, Supper at Emmaus. Ang Supper at Emmaus ay isang masterpiece painting na ginawa ni Michelangelo Merisi da Caravaggio na isang kilalang Italian painter noong 16th century. Ang painting ay nagpapakita ng isang pangyayari mula sa Gospel ni San Lucas. Mula dito ay makikita ang dalawang alagad ni Jesus na naglalakbay patungong Emmaus matapos ang kanyang muling pagkabuhay, ngunit hindi nila agad siya nakilala. Subalit, ang isa sa mga kapansin-pansin sa painting na ito ay ang paggamit ni Caravaggio ng chiaroscuro. Ito ay isang teknik na gumagamit ng contrast ng ilaw at anino upang bigyang diin ang drama at emosyon sa painting. Gayun din, ang painting na ito ay nagpapakita ng apat na tao na kinabibilangan ni Jesus, ng dalawang alagad at ng isang servant. Si Jesus ay makikita sa gitna ng lamesa na kung saan ay nagpapakilala siya sa pamamagitan ng pagbabasbas ng tinapay. Ngunit dahil sa pagkabigla ng mga alagad ay tila umangat sila mula sa kanilang mga upuan. Marami ding mga bagay sa paligid ang ipinapakita nito, katulad ng pagkain sa lamesa, mga plato at mga simpleng kasuotan ng mga characters, na kung saan ay nagpapakita din ito ng realism sa gawa ni Caravaggio. Dagdag pa dito, ang hati-hating tinapay na nasa lamesa ay tumutukoy sa Eucharistia na isang mahalagang bahagi ng Christian faith. Habang ang prutas naman sa lamesa tulad ng grapes at pomegranates ay sumisimbolo din sa muling pagkabuhay at kaligtasan. Sa kabila nito, ang painting na Supper at Emmaus ni Caravaggio ay kasalukuyang makikita at nakadisplay sa National Gallery sa London. Bagaman ang painting na ito ay hindi lamang nagpapakita ng representasyon ng isang Bible scene, kundi isa din itong paraan upang pag-aralan ang emosyon ng mga tao at kung paano nila ito ipinapahayag sa pamamagitan ng arts.